Yun, magandang araw sa inyo lahat at welcome ulit sa panibago nating video. At this video, ano tayo? Leveling guide muna tayo, no? Paano ba ako nagpapa-level from level 1 to 40? De, wala pa tayo sa level 40 pero we're on our way, no? 53% na yung ating main character. At paano ko ba ginawa? So, dito naman sa free-to-play character natin, which is now level 36, di ba? Ayan, share ko sa inyo kung paano yung ano, tips or saan ako nagpapa-level, ano ginawa ko. Ayan. Anyway, wala, parang kwentuhan lang kung ano naging journey ng mga character ko. So, let's start with our free-to-play character na lang siguro, no? Dahil level 36 naman na siya. So, from the start, syempre, follow the quest lang. Yun ang ano, yun lang talaga ang gagawin. Para the quest hanggang level 27, so it will take probably around 2 days na pagsunod-sunod dun sa quest. Then pag level 27 na, tumambay lang talaga ako dito sa Bichon Hidden Valley. Yan, dito lang ako nagpa-level. As in, iniwan ko lang dito kahit sa floor 1 lang, hindi dito. Ay, ano ba yan? So, punta tayo dito. Dito lang ako nagpa-level. Maraming nagsasabi na wag daw dito kasi daw ubos yung potion. Pero, nung level 27 kasi ako, hindi naman din problema yung ano ba yan. Bata pupunta ako sa red name. Hindi naman problema yung potion dahil may marami pang coin nun kasi sa mga quest, lalo na sa mga, ewan ko kung sa warrior lang, marami nakuha na, ano, na coins. So, hindi problema yung coins ano sa mga level 27. Going to level 30. Marami ka pang coins yan from quest, from other achievements na ma-unlock mo. And yun, don't forget na i-claim, syempre, para marami kang coins. Tsaka wag nyo ng ano, hindi ko muna binili yung mga bagay-bagay dito sa store na gagamit ka ng coins, di ba? Ito, yung mga 10K, yung mga 1K yan, syempre binili ko yan. Pero yung mga mamahalin na ano, na nandito, ito yung sa storage, hindi ko pa binibili yan sa main character. Sa secondary character natin, hindi ko binibili yan. And yung mga sa mount na dito na nabibili yan ito, hindi ko rin binili yan kaya marami kong coin pang pa-level kasi yun ang focus natin sa umpisa, magpa-level muna. Saka na tayo magbibili ng mga ganyan. Once na tumaas na yung level natin, so, tapos madali na tayo mag-farm ng coin. Sa ngayon kasi hirap talaga sa coin eh. Di ba? So, ayun. So, level 27, level 27 to 30, dito lang ulit sa ano, dito lang talaga sa Bichon Hidden Valley 1F, tsaka 2F, pagkaya na. So, depende rin sa inyo yan. Tapos, mas maganda kung may makikita kayo na malakas na nag-AFK doon, tapos makiparty kayo. Ayan, yun yung sikreto, makipag-party para mas mabilis. Tsaka hindi takaw pats. Conservation din ng ano yun, ng coin yun. Makipag-party. Tapos, 30, once 30 na kasi, madali na dahil may quest na naman. 30 to 36. Minsan nga, umaabot ng 37. Alam, pagkakatanda ko, halos 37 na yung main account ko nung nawalan ng quest. Pero ito, ngayon, wala na siyang quest, kaya dito na tayo pupunta sa pinagpapalevelan ko. From 36 to 40 na dito. Okay, sa mga party dungeon na, ito. Bisitahin nyo na yung mga party dungeon. Ubusin nyo na yung mga ano dyan. Ay, hindi, party dungeon. Sa Realm, sorry. Dito na sa Realm. Kita nyo, ubus-ubus na yung mga hours nito. At gamit na gamit. So, dito sa Sealed Tower, pwede naman, kahit sa level, sa Sealed Tower, first floor lang kayo pumunta, pwede dyan, mataas ang experience dyan. Pero ngayon, dahil nga magka-party na yung main account, tsaka secondary account ko, dito lang kami sa Sealed Tower 2F. Diba? Kahit sinasabi dito na 2.7 yung kailangan mo na PS, hindi naman nasunod yan. Alam ko, mas mababa yung PS ko dito. Ayan, kaya nga pula yan. So, pwede dyan. Or at least pwede, kasi may kasama ako. Pero kung wala akong kasama, dito sa 1F, okay na yan. Kaya lang, pahirapan lang talaga ng pagkuha ng spot dahil maraming tao dito. Siyempre, di ba? Kasi nga, mababa yung PS na kailangan.
So mas maraming tao yung afford na magpunta dito sa 1F. So sa 2F naman, ito, okay naman. At least may spot ng konti. Dahil, yun nga, malalakas din yung mob. Pero, dumadami rin yung tao dito. Yan. So ngayon, 36 to 38 siguro dito. Okay dito. 1F tsaka 2F sa Sealed Tower. Then, pag kaya nyo na sa Fantasmic Realm, eto, medyo mas masakit yung mga mobs dito. Dito lang sa ano, sa level 1 lang, sa una lang. Ayan. Dito na ako nagpapa 38 to 39. Kaya yung sa main account ko dito, ubos din yan. Ayan, expired na. Then, nag-add na ako ng additional hours dito. Eto, malakas kasi yung mobs dito. Yun ang problema eh. Dito sa ano, sa Fantasmic Realm. Tapos may chance pa na pagkumpul-kumpul lang kayo ng mga mobs. Yun naman ang problema dito. Pero, kung hindi kayo mag-AFK, sobrang bilis magpa-level dito. Kung talagang tututukan nyo lang. Ako kasi nag-AFK ako, marami akong ginagawa aside pag nagpapa-level ako. Minsan, may ginagawa akong ibang task. Then dito sa Forsaken Tower, okay din dito kung kung may kasama ka. And tsaka, yun nga, hindi mo iiwan. Okay din dito, mas mabilis ang ano dito. Pero makunat-kunat ng konti yung mga kalaban. So, mas prepare ko na dito sa Fantasmic Realm tayo pag 38 to 40. So, ngayon, nasa ano naman ako? Nasa Sealed Tower 2F naman ako kasi nga may kasama ako. Pero kung solo lang, dito na ako. Mas gusto ko na dito sa Fantasmic Mystic Realm. Tapos makikiparty-party ako dyan. Mas mabilis dyan. Tsaka, yun nga, menos sa pats. Dahil ang lakas kumain ng pats eh, lalo ngayon pag ano, pag sarili, parang ngayon, sarili sikap ka, ang bilis maubos ng pats. Buti nga merong mga binibigay si ano. Check yon. Medyo naputol ano. So pasensya na tungkol dyan. Tapos ayun, gold. Siyempre, tips sa gold. Yung pa rin, katulad ng binigay ko dati, kita nyo dito, naubos na yung gold ko noong nakaraan eh, ng around 200 na lang. Tapos ngayon, nakarecover tayo and hinihintay natin na mabenta yung mga paninda natin na iba. Ito. Hinihintay natin advanced ore, sandai, octagon ring, saka yan. Yung mga tagsasampu, wala na to. Hindi ko na masyado ina-expect na mabibenta yan. Dahil marami na talaga nagbebenta ng ganito. So, ayan. Octagon ring may namimili pa rin. So, pwede pa rin tayong ano dyan, mag-try dyan kung gusto natin ng gold. Okay, 1-3. Ito yung trade history natin. Pakita ko lang sa inyo. Sa total settlement na nakuha ko na is 7,135. At ito yung mga nabebenta ko. Silver necklace, octagon ring. Sabi ko sa inyo, nabebenta yun. Silver ornament, 250. Itong plain lamellar, ang dali gawin nito. Ewan ko bakit ano, walang gumagawa ng plain lamellar. Hindi ko alam, 250 ko siya nabenta, sobrang dali lang gawin yan. For some reason, walang gumagawa. Alang. Kasi wala na akong ano, wala na akong DS. Naubos na. Ayan no, 300 yung nakalista oh. Sobrang, ewan ko ba? Pag kinrap mo yan, basic lang yan oh, man piece lang, tapos ano, 20 lang yung kailangan. Eh, sa market, mura lang tong isda na to. Tinan nyo, 0.13 lang. Mamumuhunan kayo ng 37 or less. Gumamit kayo nung ano? Gumamit kayo nito? Nang, ito, smithing. Great success chance by 5. Diba, makachamba kayo ng isa, dalawa. E di yung 37 nyo, na bebenta nyo na ng 250. Katulad ng ginawa ko, 250 ko binenta. Ano siya? Nabili siya. Diba? So, ayan. Ito, Dragon Orb. Ito, medyo, ano to, medyo sayang to kasi pwede kong gamitin sana. Pero, binibenta natin basta tradable. Yung mga untradable, yun yung ginagamit natin para sa sarili natin. Ayan. Para tumaas ulit yung gold natin. Ayan. Kita nyo naman, laging ngayon, octagon ring, silver ornament bracelet. Nabenta natin siya ng 250. Ito, yung mga orbs. Benta natin, 300, 325. Kung intermediate ore, 15 gold isa. Ayan. So, yun. Yun ang mga, ano, na binibenta natin. So, kita nyo, may 7,000 gold tayo na kinita. Siguro, tanggalin natin itong dark steel kasi nagbenta ako ng dark steel dati.
were 2-4. Ngayon 3-1 na, sayang, no. So around ano, around 4,800 na inabenta natin through this strategy na craft lang. 'Di ba? Napakalaking bagay na yung ginagawa nating strat para makapag-ipon ng gold. Ayos, 'di ba? So ayan, nag-ipon tayo ng gold ngayon. Kasi yung gold ko, saan ko siya ginamit? Pinambili ko siya ng ano ba 'yun? Dito. Ay. Sa event ba 'yun? O dito. Pinambili ko siya nung sa ito, Avatar Summon Package. So 'yun, every time na magkaka-gold tayo dito natin gagastusin. Tsaka sa companion package, kailangan na nating humabol ng ano eh, ng PS, tsaka malay nyo, makachamba tayo ng ano, 'di ba? Makachamba tayo ng epic avatar. Wow. 'Di ba? 'Yun ang inaan natin. Tsaka ito, syempre, sa companion din, malay mo epic, 'di ba? 'Di ba masabi ang swerte? So 'yun. So this account will still be ano no? Ano ba, maglo-load pa rin ako dito sa account na to while the other account mananatiling free to play yan. At ito, tingnan nyo. Fresh na fresh. Meron tayong nabenta. Ay, hindi. Expired. Ano ba yan? Akala ko naman nakabenta tayo. Na-expired na. So, yun nga. Hindi na nabibili masyado itong mga ito. Itong mga napupulot lang. So, mas mabenta talaga yung mga nakakraft. Pero, yun. Minsan, from time to time, nabibenta pa rin. So, ililist ko pa rin siya mamaya ulit. So, yun. Kala ko naman nakabenta tayo. So, yun lang dito for this video. Tamang update lang tayo regarding sa character natin. So, nakatulog ako kanina. Hindi ko namalayan na hindi nagpapalevel itong character natin. So, 54% pa lang siya. Ina-expect ko nasa ano na to kanina eh. Nasa 40 na ako kanina. Pero, wala eh. Ganun talaga. Hindi siya nag-level up. And, yun. So, yun lang muna siguro ang ating ganap ngayon. Again, yung server ko, server Asia 15. So, for those who are asking, ayan, pwede tayong ano. Or kung nandito kayo sa server na to, sabihin nyo lang sa comment. Tapos yun, party tayo. Pag nakita nyo ako, party tayo, pa-level tayo, samahan ko kayo. Tapos, yeah, kung hindi pa ka na-subscribe dito sa channel natin, please do subscribe, guys. Ayan, natutuwa ako na nung balik yung sigla ng channel. May mga nagsusubscribe na bago, kaya yun, I'm so very happy, no? This past few days, pataas na ulit yung subscriber count natin. So, yun lang, sana tuloy yung support. And, pakishare na lang din sa mga ibang Mirren players itong channel. And, yun, malay nyo, may ma-share ako na mahalaga, maganda, na makatulong sa journey nyo dito sa Mirren. Tsaka, yeah, wala lang, yun lang. Enjoy the game, guys. Maraming salamat. And, syempre, as always, see you on the next video, guys. Alam.